Hello guys, ganito yung gumawa ng kusa. Ito po yung zucchini na maliit. Ito. Tapos ang gagawin ko dito, lagyan ko siya ng karne na na-mix ko na. Ito. Yan. Yan ang tinatawag nila na na-mix ko na yan. Nalagyan ko na ng giniling na karne. Lagyan ko ng carrots para may, medyo may kulay siya. Tapos, sibuyas. Yung karne, ginisa ko na siya sa sibuyas. Tapos, nilagyan ko rin siya ng fresh na sibuyas. Para ano siya, may lasa. Malasa kasi pag nagisa siya ba. Ayan. So, kung gusto ninyo nalagyan ng ano, ng kunting tomato paste, okay din siya. Pero ako kasi dito kasi hindi sila mahilig ng ano ng na nilagyan ng tomato paste, so hindi ko na nilagyan. Tapos lemon, pwede din na lemon ang ilagay nyo. Ayan. Tapos ito mamaya ilagay ko yan dito sa loob ng zucchini na to. Tingnan nyo guys. Bubutasan nyo sa gitna. Ganito yan siya ha. Ipakita ko sa inyo kung paano mag-open dyan. Dapat may ganito kayo na gamit. Ito, ito. Yan o. Yan. May ano dito sa gitna. So, bali, i-ano nyo yan siya. I-bubutasan nyo dito. Dito na kita. Ayan, guys. Ayan. Tusukin nyo yan sa loob. Tapos, dahan-dahanin nyo lang guys, kasi ano to, malambot siya. Dapat dahan-dahan lang siya pag ano. Kukunin nyo yung sa loob. Ayan guys, oh. Yan, yung sa loob niya, kukunin yan. Para malagay doon mamaya sa loob yung mix ko na bigas at saka karne. Yan, dahan-dahanin nyo lang talaga yan. Kasi mabutas siya. Yan, dahan-dahan lang yan. Ganyan lang guys, para ka lang naglalaro. Ayan. Masarap to guys, promise. Kahit hindi na kayo mag-ano ng kanin. Kasi may kanin na siya eh. May halo na siya ng kanin. So, may ulam ka na, may kanin pa. Yan. So, ipapakita ko sa inyo ang mga nagawa ko na. Ayan na ang aking na tapos na. Yan, may mga butas na yan. May butas na yan. Yan. Carrots din guys. Pwede din na carrots. Yan. Pero ang carrots kasi, pag baguhan ka pa lang, mahirapan ka mag ano. Kasi matigas tong carrots. Matigas siya nga na ano, bubutasan sa loob. Kaya ito lang muna. Pwede din nagagamit kayo ng talong. Yung talong na maliliit. As long as na pwede siya maanuhan sa loob. Pwede siya maano ba yung hindi masyado malaki, hindi masyado maliit. Para hindi kayo mahirapan mag ano, magbutas. Ayan. Okay guys. Ayan guys. Papakita ko sa inyo kung paano ko gawin ito. Hindi ko sasabihin sa inyo kung anong tawag nito. Ayan. Mamaya, sa comment, magko-comment lang kayo kung anong pangalan niyan. Okay? Yan. Ito, ipiprepare ko na to kasi dito ko siya ilagay, dito ko siya iluto. Pagkatapos ko siya na, lagyan ito ng mix na ano ko, dito ko ilagay. Okay? What's this? Ayan guys, ito guys, ilalagay natin dito sa loob yung itong mixed rice and ground beef. So ilalagay, papasok lang natin dito sa loob. Ayan. Ayan lang yan guys.
Malinis ang kamay ko, guys, ha? Don't worry. Parang naglalaro lang tayo. Just feeling inside and then push, push, push hanggang mapuno siya. Huwag lang masyado punuin talaga kasi syempre yung bigas, mag-ano pa yan siya, pagkaluto ng bigas sa loob, syempre aalsa pa yan. So, huwag masyado ano. Ayan, okay. Puno na yan. So, inilagay na natin dito sa ilagyan. Dito. Ayan. Ayan po. Lagyan po ng konting tomato paste. Konti lang. Para magiging pula-pula lang siya. Yung sabaw niya. Ayan. Tapos, lagyan natin ng konting asin. Konting asin lang. Kasi may ano na yan eh. May lasa na kasi yan sa loob eh. Ayan. Tapos, paminta. Tapos, kunting paprika. Ayan. Ayan na siya. Tapos, lagyan natin ng tubig. Ayan. Tubig yan, guys. Ayan. Okay na yan. Huwag natin masyado damihan yung tubig niya kasi ano naman. Madali lang naman tulutuin eh. Ayan na. Tapos kung medyo kulang mamaya yung tubig niya, eh, dagdagan na lang natin. Ayan. Ayan na guys. Boil. Kumukulo na siya. Hintayin na lang natin na lumambot yung sushini at saka yung carrots. Pag malambot na yan sila, luto na yan. Yun lang. Tapos, ano na lang guys, itry nyo na lang kung yung taste ninyo, depende sa inyo, anong taste ninyo. Kasi, dito kasi, hindi sila mahilig na medyo maalat. Yan. Kaya, kayo na lang bahala magtimpla ng, ano ninyo, timpla ninyo, okay? Okay, yan po ang aking recipe ngayong araw. Kung alam nyo ang lutong ito, please comment below. Thank you. Bye.